Bertong Masipag. Sabi nila, basta masikap at masipag, tiyak na aangat sa hirap. Ngunit bakit ako na halos tulog na lang ang pahinga ay hindi pa rin umaangat? Wala akong bisyo, wala ding luho, tatlo ang trabaho, pero bakit mahirap pa rin ako? Isang araw, nakita ko ang kababata kong si Pedro. Galing sa hirap at masipag din ito. Ngunit bakit si Pedro ngayon ay asensado? Kaya nilapitan ko siya at tinanong ko, Pedro, ano ang iyong sikreto? Pareho naman tayong masipag magtrabaho, pero bakit di na kayo mahirap na tulad ko? Umiti siya at tinanong niya ako, nakikita mo ba ang kotseng iyon? Itulak mo ang kotseng ito papunta sa bahay ko. Parang mahirap itulak ito, flat ang mga gulong, Pedro. Baka abutin ako ng isang linggo para lang madala sa bahay nyo. Ito ang pagkakaiba natin, Berto. Ang kotse nito ay parang buhay mo, habang ang mga gulong ay ang mga taong nakasandal sa iyo. Pilit mong itinutulak ngunit sobrang hirap. Di ka man lang tulungan umangat, umaasap pa sa iyo at nagiging pabigat. Imbis ng sahod mo sa iyo ay sapat, nahahati pa ito sa kanilang lahat. Ikaw ay gumagawa ng paraan para umusad, habang sila naman ay nagiging tamad. Habang ang pamilya ko, Berto, nagtutulungan para umasenso, walang pabigat, walang tamad, walang may bisyo at hindi maluho. Pinapahalagahan namin ang bawat sentimo, bawat isa ay may planong umasenso. Kaya kung gusto mong umangat, dapat magtulungan kayong lahat. Naiwan akong nag-iisip at naiiyak dahil mahirap turuan ang pamilya kong ayaw umangat.